Ayan. Good day mga boss. Bali magana tayo ngayon. Change tayo ngayon ang unit nitong ating motor is Honda Click version 3 2023 model sa mga hindi pa nakakaalam. Ayan. Version 3 nga pala po 'yan. So magche-change oil po tayo. Bali 1 year na po tong motor natin. At 7,300 kilometer yung tinakbo na itong motor na to. Bali magche-change oil tayo, pangatlong change oil na natin. So bali ang nakarang change oil ko simula noon hanggang ngayon, yung second change oil ko, no. Bali at tinakbo ko hanggang ngayon is 2,500 kilometer. So bali ngayon magche-change oil tayo. Noong nakaraan kasi mga tampas 3,000 kilometer ang tinakbo natin bago tayo nag-change oil, nung pangalawang change oil. So ngayon nakita ko is nabawasan siya ng almost 200 ml na langis. No, ito nga palang motor na to is mainit, sobrang init na itong motor na to. Kaya minsan nagbabawas yung ating langis. So kailangan huwag natin pabayaan yung pag change oil natin, no. Ngayon titignan natin ng 2,500 kilometer kung nabawasan ba yung ating langis dito. So dalawa nga pala yung drain plug. Meron dito sa baba, yung usually na nagpapa-change oil sa baba, ayan. Meron naman dito sa gilid. So ngayon ko palang matatry dito sa gilid at titignan natin yung strainer, may strainer dyan. Tingnan natin kung may mga debris na nasala, no. Alam ko may strainer para sa ating mga langis. No, tingnan natin. So tara, i-drain na natin yung ating langis. Ito, medyo malayo para safety. Gamit pala tayo ng 17. Size 17 dito. So gagamitin natin ng pumukpok, pero syempre ingat kayo dahil malambot, no. Ingat lang kayo sa pagpukpok. Pag hindi nyo kayang iluwagan, kailangan natin ng rubber mallet. Dandan lang. So ayan mga boss,
after 2,500 kilometers. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan. Medyo maitim na yung kanyang oil sa ganung kilometer na tinakbo, no? Ayan, maitim na siya. So mapapansin nyo mamaya kung ano kulay nung bago. So, kailangan talaga mag-maintenance tayo sa pag-change oil. Medyo na may natapon. So, hindi na natin susukatin. May natapon siya. Akala ko, pipisit. So, tignan na lang natin yung strainer. Ayan. Nasa loob. Ayan, may strainer pa siya. So, tignan natin. So, ayan mga boss. Kung mapapansin nyo, ayan. All goods naman. Wala naman debris. O yung mga natirang ano, mga metal dito sa ating strainer. Ayan, yung salaan wala siya. All good siya, makina natin after one year. Ayan, 1 year na itong mga ilang araw, 1 year na to ating motor. Ayan, kung napapansin nyo, wala siyang debris. So all good yung ating makina. Kasi yung meron na o nabasa yung basher ko is tumakbo lang ako ng 3,500 kilometer. Ang sinabi na sa kanya, sira na raw yung makina ko. So hindi totoo yun. bago pa lang to, paano masisira? Tsaka kung nagpalit ka ng langis after 8 kilometer or 10,000 kilometer, ayun, pwedeng masira yung makina dahil matutuyuan ka ng langis bago ka magpalit, no? Kailangan between 6,000 o 4,000, yan, ganyan ang tinakbo ng ating motor. Pwede pa yun, no? Pwede pa siyang ano, pero syempre kailangan i-maintenance mo ng 2,000. Kunyari ngayon, 2,000, 2,500. Next, ano, 3,000. Yun. Maglalaro lang sa ganun. Pwede yun yung palitan yung langis ng ating motor, no? Kasi meron akong dating motor. Talagang matagalan yung ano, Honda Beat yun, eh. Yung unang-unang version, yung unang version ng Honda Beat. FI. Yun. Talaga kung magpalit ako nun, napakatagal, pero hindi pa sira, hindi siya sira, ano, hindi siya nasira, ma-under pa rin. So yan guys, yan, after natin ma-drain, de-drain na natin yan, tapos ilalagay na natin itong bagong langis. Ayan, polysynthetic, yan, 10W. So naganap kasi ako ng ano, yung ibang langis na babagay dito, lalo na summer, yung kicks daw, kaso hindi ko parang hindi ako sure kung paano gamitin yun, no? Kaya dito na lang ulit ako sa Honda ulit yung itong langis natin. Yan. So ipapalit na natin yung itong bagong langis. Dali na tayo mga boss. Meron tayong improvise na pansalin ito. Pansalin natin ito. 800 ml nga pala sa mga baguhan lang dyan o may palang DIY na mag-change oil yung capacity ng ating makina na Honda Fleet version 3 2023 model ay 800 ml na langis. Ayan.
titira tayo ng 200. Mamaya biglang may pumasok dito sa ating makina na dumi. Kailangan pagka mag-change oil kayo, nasa ano kayo, close area. Ang bilis dito sa ating improvise. Pandarin na lang natin ng konti. Ito yung ano, yung langis nga pala kung napapansin niyo. Hindi siya maitim, no? Ayun, ganyan yung kulay. Yung bago. So, pandarin na natin itong ating makina. Pandarin natin. Para mag-circulate kagad yung ating bagong langis. Ayan. Ito yung tinakbo ko. Ayan. Nakita niyo ba? So yun guys, hanggang dito na lang ang video. Maraming salamat sa mga sumusuporta dyan. At hayaan nyo sa susunod mag-upload pa rin tayo ng madaming video. So sa ngayon, medyo busy. Kaya ito lang muna. So maraming salamat.